Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Miguel of shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasan man po tayong sulok sa mundong ito, okay? So ito guys, no, meron lang po tayong konting opinion. Alam ko po marami pong nag-aabang sa amin na magbigay po ng aming opinion sa mga nangyayari po, no, sa mga nagaganap po sa Team Kalingap ngayon. Marami po ang nagpo-comment, no, na bakit lagi daw po naming pinagtanggol si Kuya Val. Okay? So, yan po ay i-discuss po natin. Okay? Sabi pa nga po ng iba, kami daw po ay sip-sip. Okay? So, actually, alalahanin po natin guys, no, lalo na po sa mga reactors. Tayo po ay nakikiride on lang. Kaya nakikisawsaw lang po tayo sa Team Kalingap, okay? Sa mga videos nila, kumukuha lang po tayo ng maiksing video clip at pasalamat nga tayo guys, no, pinayagan tayo. Okay? Marami pong mga malaking vloggers hindi po pumapayag. Ini-strike po nila yung mga reactors na gumagawa ng ganun. Pero sa Team Kalingap, no, kay Kuya Val, Kalingap Rab, pinapayagan po nila. Basta magpaalam lang sa kanila. At siyempre, positive naman ang reaction. So yan po ang unang isipin natin, no, na nakikiride on lang tayo. Okay? Kaya pasalamat tayo sa kanila. Ngayon, hindi naman sa, kasi may mga nagsabi na, sabi pa nga nung iba, meron daw silang prinsipyo at ayaw daw po nilang pakontrol. Okay? Kami ba'y nagpapakontrol? Okay? May mga prinsipyo po tayo guys, no? Normal po sa tao yan. Kahit saan man tayo, meron po tayo mga prinsipyo. Pero kung tayo po ay nakikisawsaw lamang, tayo po ay nakikiride on lamang, hindi po natin pwedeng pairalin ang ating prinsipyo. Kasi nakikiride on ka nga lang eh, nakikisawsaw ka lang eh. Bakit mo diktahan ang isang tao na siya po yung namahala sa isang organization? I-ordinary ka lang, nakikisingit ka lang, nakikisawsaw ka lang. Hindi mo pwedeng ipairal ang prinsipyo mo. Parang ano po yan eh, parang nagtrabaho ka sa isang kumpanya, ikaw ay isang ordinary employee lang. Hindi mo pwedeng sundin ang gusto mo. Kung anong gusto ng amo mo, yun po ay masusunod. Ngayon, kung ayaw mong pasabi, ayaw mong sumunod sa mga policy na pinapairal ng amo mo, ay huwag ka nang mag-empleyado. Hindi bagay sa iyo ang empleyado. Magsarili kang negosyo kung saan lahat ng gusto mo, yun ay nasusunod. So kami, hindi sa wala kaming prinsipyo, meron kaming prinsipyo na pinapairal. Sa sarili namin, sa pamilya namin, pero hindi namin pwedeng idikta kay Kuya Val o Kalingap Rab yung prinsipyo namin. Kasi hindi sa amin ang Team Kalingap. Pasalamat nga tayo guys, ano, pinayagan tayo na magkakaroon ng opportunity, ika nga, na makakulab po sila. Napakagandang opportunity po yan. Na yung mga big time vlogger ay nakakulab natin. Napakalaking tulong po yan sa channel natin. Sa mga seryosong YouTuber, napakagandang opportunity po yan guys. Na ma-shout out man lang. Lahat naman po tayo, no, gusto nating ma-shout out ng isang malaking vlogger. Kasi doon po umaangat ang ating subscriber. Pag na-shout out po tayo at sinasubscribe tayo ng mga followers kung sino man yung malaking vloggers na yon dito sa Team Kalingap. Pag na-shout out tayo ni Kuya Val o Kalingap Rab, lalo na po pag sinabi nila, suportahan nyo po si RP Max Vlogs. Doon po tayo sinusuportahan dahil po pinanawagan po nila na suportahan tayo. Kaya napakalaking tulong po yun, napakalaking utang na loob po yun guys sa mga YouTuber. Lahat naman po tayo, kaya tayo nag-YouTube, gusto nating tumaas ang ating subscriber. So napakalaking utang na loob po yun na kahit na anong mangyari ay hindi po natin pwedeng baliwalain. Okay? Sabi ko nga po sa ibang supporter, no, o mga ibang reactor na minsan nag-PPM din po sa akin. Sabi ko nga, ang style po dito sa Team Kalingap, especially kay Kuya Val, take it or leave it. Ganun lang po yun. Kung hindi mo kayang i-take, ika nga, no, yung mga policy o kung ano man po yung mga patakaran na ginagawa po ni Kuya Val, ay umalis ka na lang po ng matahimik. Ganun lang po kasimple yun. Kung hindi mo kayang sundan o hindi mo kayang tanggapin, ika nga, kung ano man yung mga pulisiya o ano po yung mga ginagawa ni Kuya Val, huwag ka nang mambas, huwag ka nang maingay, umalis ka na lang na matahimik.
Sabi ko nga, take it or leave it. Ganun po dito. Kahit saan naman. Sa relationship, ganun po yan, no? Pag hindi mo na kaya sa isang relationship sa isang tao, ma-husband man yan, ma-wife man yan, eh, kaysa naman gagawa ka ng masama, eh di, umalis ka na lang. Kung hindi mo talaga kayang ayusin. Ngayon, bakit nag-stay tayo? Dahil natitake po natin yan. Kaya nating tanggapin, ika nga, kung ano man yung mga pulisiya, mga rules na ginagawa po ni Kuya Bal. Hindi natin pwedeng ipairal yung gusto natin. Kasi nga, nakikisawsaw lang tayo. Nakikiride on lang tayo. Pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama sila, makakulab sila, at ma-shout out tayo at masuportahan tayo. Walang ibang charity vloggers na nagagawa kung ano po yung ginagawa ni Kuya Bal at Kalinga Prab, yung sobra-sobrang pagsuporta sa mga maliliit na YouTubers. Ngayon si Kuya Bal, no, siyempre Bisaya po 'yan. Bilang Bisaya po, guys, no, alam ko po yung mga jokes ni Kuya Bal. Nasa sakyan ko po 'yan kasi ganun po talaga sa mga kabisayaan. May mga jokes na akala mo totoo. Pero mga jokes po 'yan na minsan may halong reverse psychology. At minsan naman, jokes na minsan may laman. Pero, jokes lang po yan. Meron namang seryoso, na seryoso din talaga. Hindi naman all the time na jokes po yan si Kuya Bal. May time din po na serious po yan. Kung may sinasabi, serious po yan. Okay? At isa pa, dahil nga nakiki-ride on lang tayo, siyempre intindihin natin, unawain natin kung ano man po yung mga pagbabago ng rules o policy na ginagawa ni Kuya Bal, kasi ginagawa lang po ni Kuya Bal ang makakaya niyang gawin para matulungan po ang mga charity vloggers na nandyan po sa diet at kami po ng mga reactors o tayo po ng mga supporters na talagang sumusuporta sa kanya. Now, tungkol naman po dito sa issue na nagbago si Kuya Bal ng desisyon, kaya alam ko po dito po sa desisyon niyang ito, kaya po siya nababas, no? Isa po ito sa parang ikinasama po ng loob nila na pabago-bago daw po. Ito po yung makoment ko dito, guys, no? Noong inalis po ni Kuya Bal ang Kalinga Partners, sinara ang lighthouse para sa mga partners at naggrintahan na po sila sa labas. At may mga bagong rules na inintroduce, tulad nga po noong bawal na po yung mga behind the scene at yung sabi nga, isang channel, isang content. At kung sino yung nag-scout, siya po ang magba-vlog. Okay? Pag napabahayan na po. Okay? Habang hindi pa, yung binavlog na yon, mapapanood lang po yan sa channel ni Kuya Bal o di kaya sa channel ni Kalinga Prab. Para magkaroon ng chance na talagang mabawi ka nga yung gagastusin doon nga sa pabahay. So natutuwa po ang mga supporters noon, natutuwa po sa ginawa ni Kuya Bal. Okay? Dahil alam po natin, yun po ang isang paraan na makabawi po, no? At nangyari po yun, no? Tumaas po ang views ni Kuya Bal. Ngayon, bakit sumama, no? Sumama ang loob ng mga supporters kay Kuya Bal. Dahil nga po nalaman nila at sinabi naman po ni Kuya Bal yan sa kanyang live din po na ang Kalinga Partners hindi po totoong inalis. Pinalitan lang po ng pangalan. At doon medyo nabash si Kuya Bal. Bakit pabago-bago? Ganito po kasi, guys. Ito po yung ma-comment ko dito. Si Kuya Bal, gustong-gusto niya talagang tulungan ang mga Kalinga Partners na nandyan na, no? Nandyan na po sa diet. At naging katuwang naman po niya. Naging katulong niya sa mga lakad nila. Okay? Ngayon, hindi po niya kayang basta na lang palayasin o paalasin, no? Pauwiin sa kanilang kanya-kanyang probinsya na luhaan, ika nga. Nagpunta po sila dyan dahil nga po sa panawagan o sa kagustuhan din po ni Kuya Bal na mag-stay po sila dyan. Lahat po yan, nakikiusap po yan sila. Kuya Bal, kung hindi po ako nagkamali, pupunta po ako dyan. Kung okay lang, gusto ko rin pong sumama sa iyong team Kalinga. At siyempre, sinabi po yan ni Kuya Bal, okay, pumunta ka rito. Basta ganito, ganito, ganun ang pwede mong gawin. Yung iba po dyan, guys, no, mga nagtatrabaho po yan sila. Yung iba galing pa sa abroad. Yung iba, mga security guard, may mga full-time job. At pinapunta po ni Kuya Bal dyan sa diet. Na pumunta ka dito, magkano lang namang sahod mo, security guard. Pumunta ka dito, mas malaki ang kikitain mo. Sa pagiging security guard o kung ano man po yung trabaho nila, yung iba galing pa sa labas. At dahil nga sa pangako ni Kuya Bal na pag dito ka, magbablog ka, baka mas malaki ang kikitain mo.
Ngayon, dahil nga binuwag na itong Kalinga Partners, nawala na sila sa Lighthouse, yung pangako ni Kuya Bal na tulungan pa rin sila, ay nandyan pa rin po yan. Mabait si Kuya Bal. Hindi niya kayang basta na lang, o si magsiuwian na kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil nga nangako siya. Nangako siyang tulungan sila. Pumunta kayo sa Dait at tulungan ko kayo na mag-vlog kasi ang liit ng sahod nyo. Mas okay pa mag-charity vlog kayo. Sama-sama tayo dito. Si Ria Olarte is an example. Nagtrabaho po yan sa Hong Kong. Nandoon ako sa live ni Kuya Bal. Sinabi niya, Ria, umuwi ka na. Sumama ka na dito. Ginawa si Ria ang sekretary noon sa Unicap yata yun. Kaya nag-resign si Ria at pumunta ng Dait. So may mga pinangakuhan po si Kuya Bal na tulungan. Ngayon, dahil nga inalis na yung Kalinga Partners, siyempre iniisip pa rin po niya na tulungan itong mga Kalinga Partners na kaysa naman pawiin natin ito. Dahil in the first place, nabanggit ko nga po, kaya nagpunta po yan sa Dait. Dahil nga po sa invitation niya. Marami po dyan, nagpunta dyan. Dahil na din po sa invitation ni Kuya Bal na pumunta ka na dito. Ngayon, dahil tinulungan pa rin sila ni Kuya Bal, dahil sa kanyang kabaitan, marami ang sumama. Ika nga, kung titingnan natin guys, sumama ang loob nyo o ng iba dahil nga naging mabait pa rin si Kuya Bal sa mga tao. Nagalit ang iba dahil si Kuya Bal sobrang mabait. Eh di ba dapat pasalamat tayo na napakabait talaga ni Kuya Bal. Never niyang pinabayaan at kung ano man yung pinangako niya ay pinanindigan niya talaga. Ganun lang po yun. Nagkagulo lang po kasi kaya inalis ang mga partners dyan po sa Lighthouse. Pero kung hindi po yun nagkagulo, ay tuloy-tuloy pa dapat silang sa Lighthouse. Ganun lang po yun. Pero dito, no, ginawa silang nakas. Ang Kalinga Partners nawala sa Lighthouse. Yung iba naman dati nang nasa labas. Inalis yung pangalan, ginawang nakas. Tapos, may plano pa si Kuya Bal. Kasi alam niya, naghihirap ito mga to. Marami po nag-complain, no? Mababa po yung views nila. At gusto na magtrabaho muli. Alam ko napanood nyo ito. Naisipan ni Kuya Bal, sa tulong din po ni Kalinga Prab, na bibigyan po sila ng alawan. Saan ka po makakita guys? No, nag-uumpisa pa lang. Mag-charity vlog. Dahil wala pang kita ang YouTube. 1,000 subscribers pa lamang, 2,000 subscribers. Ang lakas ng loob, no? Nandyan na po sa Dait. Meron nga pong iba nagpunta sa Dait. Saka pa lang nag-open ang channel. Wala pang revenue. Marami pong ganon at si Kuya Bal gusto niyang matulungan itong mga to. Mabigyan ng allowance. From 5,000 to 10,000 sa nabanggit po ni Kuya Bal. Ganon kabait si Kuya Bal. At imaginein mo, patuloy niyang tutulungan itong mga ito. Inalis yung Kalinga Partners, ginawang nakas at bibigyan ng alawan. So saan kayo makakita guys ng isang vlogger na ganun ang gagawin? Si Kuya Bal. Ngayon dahil sa ginawa niyang yun, dahil sa kabaitan niya, inalis ang Kalinga Partners, ginawang nakas at binanggit po ni Kuya Bal, pangalan lang ang pinalitan, doon sumama ang loob ng iba. So nagalit tayo kung titingnan natin guys, nagalit tayo kay Kuya Bal dahil sobrang mabait. Ganun po. Ang dinahilan po natin, paiba-iba ng desisyon. Tinan natin guys kung anong klaseng desisyon ang ginawa niya. Parang ano po yan eh, let's say, ikaw isang babae, inaway mo yung husband mo, pinalayas mo, nag-decide kang hiwalayan na siya. The next day, nagbago yung isip mo. Pinatawad mo yung husband mo sa pagkababairo niya o lasinggiro niya o kung ano man. Magagalit ba tayo doon sa babae? Porque pinatawad niya yung kanyang mister. Eh dapat magpasalamat tayo. Alang-alang sa family na mabuo. Pinatawad niya ang mister niya na maraming ginawang bisyo. So dito kung titingnan natin, dahil sa kabaitan ni Kuya Bal na matulungan itong mga charity vloggers na nagpuntahan po dyan sa Dait, dahil na din po sa kanyang invitation, siyempre pinagkasunduan po nila yan. Kaya nagpunta po yung mga charity vloggers dyan. Yung iba nag-decide pa na dyan na tumira. Ganun po guys, no, ang pananaw ko. Kung bakit kailangang baguhin ni Kuya Bal ang kanyang desisyon. So kung maintindihan po natin yun, ayun po ang dahilan, matatanggap po natin. Ika nga, ginawa niya yun para sa kabutihan. Hindi po yun sa kasamaan. Magagalay tayo guys kung si Kuya Bal merong pinangakuhan na pumunta dyan ng Dait. Pagkatapos, tinaguan niya. Doon tayo magagalit. Pero
dito sa desisyon niya, yung pagbago niya po ng desisyon, ay dapat i-appreciate natin. Ganun po siya kabait. Nagagalit ba tayo dahil sa kabaitan niya? Hindi dapat. Ika nga, take it or leave it. Kung hindi natin matanggap yun, na sobrang mabait talaga si Kuya Bal, at gusto mo siyang maging masama, hindi, leave it. Umalis at magtayo ka ng sarili mong grupo o community. Hindi dito sa Kalingap. Kasi hindi po natin pwedeng diktahan si Kuya Bal. May sarili po yung desisyon at community po nila ito. Community po ni Kuya Bal ito, ang Team Kalingap. Hindi po natin pwedeng ipairal ang gusto natin. Kasi sausaw lang po tayo. Nakikiride on lang po tayo. So yun lang po ang opinion ko, guys. Diyan nga po sa issue na yan kung bakit nababas si Kuya Bal. Diyan po sa pagbago niya ng desisyon. Na para naman sa kabutihan, sa pagtulunga ng mga charity vloggers na nag-resign pa sa trabaho at para pumunta po dyan sa diet. Hindi po nakalimutan ni Kuya Bal ang kanyang pangako sa mga yun. Dito naman sa mga nagko-comment kung sip-sip ba kami. Okay? Actually guys, ang pinapairal po namin dito kay Kuya Bal, no, kung bakit para kaming, sabi nga nila, para kaming sunod-sunuran. Actually guys, ang pinapairal po namin dito is unconditional. Unconditional support. Okay? Sabi nga nila, unconditional love. Para bang anak natin o tatay natin. Pagka meron po, siyempre anak natin yan, meron tayong unconditional love. Unconditional support. Kahit na anong gagawin ng anak natin, iniintindi natin, mahal pa rin natin. Kasi anak natin yan eh. So the same dito kay Kuya Bal, iniintindi namin. Kasi nga yung pag-support namin sa kanya is unconditional. Hindi yung susuportahan namin si Kuya Bal pag ito yung decision niya. Susuportahan namin si Kuya Bal pag hindi pa bago-bago ang decision. Suportahan namin si Kuya Bal kung nasusunod yung gusto ko. Hindi po ganun. Hindi po kami ganun. Hindi namin pinapairal yung prinsipyo namin. Kasi nga, sasabi ko nga po, nakikiride on lang tayo. Tayo na mga followers lang, supporters lang, eh siyempre, suportahan natin siya doon sa kanyang adhikain. Tulungan ang mga seniors, tulungan ang mga nangangailangan. At hindi lang mga seniors, pati naman mga bata, ay tinutulungan din po. So doon po kami nakafocus, guys. Unconditional support. Sinuportahan namin si Kuya Bal kahit na anong desisyon niya. Hindi sa lahat ng oras ay sang-ayon kami. Yun nga lang, hindi namin pinapairal ang gusto namin. May prinsipyo kami, hindi namin ito team, hindi namin pwedeng i-insist o hindi namin pwedeng diktahan si Kuya Bal. Kasi nakikiride on lang po kami. Nakikiride on lang po tayo. Take it or leave it. Kung hindi mo gusto yung ginagawa ni Kuya Bal din, umalis kang matahimik. Ganun lang po yun. Magtayo ka ng sarili mong community. Tungkol naman doon sa convo, no, sa GC na napunta nga doon sa kasama natin, hindi ko na po ipaliwanag yan kasi napaliwanag na po ni Sir July. Panoorin nyo lang po doon. Napanood ko po at tama na po yung explanation niya. Basta ang pinapaliwanag ko lang po dito, bakit ba lagi naming pinagtanggol si Kuya Bal? Yun lang po yung diniscuss ko dito. At sip-sip nga ba kami? So yun po yung pinaliwanag ko. So yun lang po guys, no, ang aking konting opinion dito nga po sa mga nagaganap ngayon. Alam ko po marami pong nag-aabang ng opinion namin, kung ano masasabi namin. At yun po yung mga reasons na nabanggit ko nga po kung bakit full support kami kay Kuya Bal. Kahit na sa tingin ng iba, questionable ang kanyang mga decision. So sa mga bago lang po guys sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe. At huwag din po natin kalimutan guys na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna Vlogs. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood po ng mga videos namin. Pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.